May nasa linya natin isang broadcaster po, veteran broadcaster, TV and radio broadcaster, si Egad. Magandang gabi, Egad. Magandang gabi, Percy. Oh. Gusto ko lang ipaalam, alam mo yung mga ginagawa na kalye na hindi naman sira. Oh. Abay, napaka-laking gastos ng gobyerno, walang kwenta-kwenta. Itong New York Street dito sa Cubao. Abay, alam natin lahat yan, alam, yung mahabang kalye in New York. Wala namang diferensya yung kalye, ginigiba. Eh, di ba, meron nga ngayon sa Facebook sa Amerika, pag nasira ang karsada, 2 weeks gawa agad. Sa Japan, 1 week. Talo sa Pilipinas, talo sila sa Pilipinas. Dito, hindi pa sira, ginagawa na. Di ba? Kasama yung palagay ko yung bill, nasasayang ang pera. Ibigay ng pera ang Quezon City government. Pagkatapos, maghahanap sila ng paggagastosan. Eh, wala naman mapaggastosan. Kaya ayan na lang. Yung kalye na hindi naman sira. Sisirain. Ngayon, para malaman naman kababayan natin, marami pong dumadaan dyan. Makikita po ninyo, no? Dahil hindi magtatagal, wawarat-waratin nila lahat yan. Hindi na natin makikita na hindi naman pala. Pero sa ngayon, makikita nyo, hindi po sira. Maganda yung kalye. Inigiba nila, gumagawa sila ng, hindi naman widening, okay sana kung widening. Hindi, kung ano yung sukat natin, ganun din ang gagawin. Oh, basta sisirain lang. Oh, tapos para may gagawin. Para may gagawin. Oh. Kung walang iniba dun sa mga, alam mo yung mga pipa ng tubig, yung culverts, no? Oh. Hindi naman kailangan lakihan, nilalakihan, dahil hindi naman nagmamahas sa area eh. Para lang may papaggastusan. Ang problema dyan, may balita, tataasan ng real estate tax sa Quezon City. Sa Quezon City, hindi kasi niyaman ng Makati. Hindi kasi niyaman ng Maynila. Pero tataasan ang balita, ang real estate tax, para daw kumita yung gobyerno. Ngayon, hirap ang tao. Hirap ang mga residente. Pagkatapos biglang ganyan, tataasan ang tax, tapos gagastusin ng pasasara sa mga ganyang kalokohan. Ano. Kaya ito, sinasabi nga ng presidente, ano, kung meron mga anomalya, itatawag sa 888. Uh-huh. Mabuti, ano, paano pag tawag sa 888? Wala rin nangyayari dyan. Eh. Inireport na namin yan sa 888. Wala pong nangyayari. Dahil sabi nila... De, sa local, sa ano, sa sinubukan nyo ba sa DILG? Kasi itong DILG, puro banta lang ito. Walang tinutuloy eh. Hindi ba may ano sila ngayon, meron silang ginagawa ngayon laban dito sa mga local executive, di ba? At saka sa mga barangay na hindi ano, yung hindi susunod. Doon sa pagsasaayos ng kasali yan eh, kasi ano yan eh. Nagiging obstruction yan eh, hindi ba? Hindi ba sinabi tatanggalin yung mga kuan, yung mga bihikulo sa mga side streets? Tingnan mo dito, ngayon, lahat ng mga side street, puro pa rin bihikulo, walang nangyayari. Wala lang eh, puro dyaryo lang eh, sinasabi, ganito na gagawin ngayon, ganun na, inutos ng Presidente Duterte. Hindi naman sumusunod. Dito po sa barangay ni Rodriguez, sa Cubao, ang dami mga kotse sa mga side street. Hindi naman tinatanggal, kaya ganyan na nangyayari. Eh, yung sinabi mo, DILG, meron yung 911, hindi ba, emergency number. Sa Estados Unidos, tumawag ka dyan sa 911. Kahit huwag ka magsalita, i-dial mo lang. Iisipin ka agad ng operator, kaya hindi ka makapagsalita. Baka in-hold up ka o baka inatake ka sa puso. Automatic, dadating dyan, helicopter, ambulansya, saka bumbero. Dito sa Pilipinas, pag tumawag ka ng 911, ang sasagot sa'yo yung recording. Sasabihin, all operators are busy at the moment. Oo nga eh. Pagkatapos, please hold and an operator will attend to you shortly. Pagkatapos, music. Mm. Pag-iintay ka ng mga 1 minute.
Ganun, babalik na naman yun. All operators are busy at the moment. Eh kung... Hindi, dapat eh. Mas maganda siguro kung isusulat mo para wala silang kawala dahil meron sila meron kang received copy. Hindi, mabuti. Oh, at subukan lang natin ano, kung meron tayong mga emergency. Malalaman po ninyo, wala akong mag... Paano? Dapat yan, hanggang nag-ring yung telepono, hindi lalampas ng 5 rings eh. Hindi, tsaka ang problema dun sa 888, alam mo ba, Brad? Yung ano eh, yung irerepair ka nila kung sino yung pinagrereklamuhan mo, yung nirereklamo mo, halimbawa sa Maynila. Irerepair ka lang nila, susulat sila rin sa Maynila. Yun ang kadalasan. Ayun lang nga nirereklamo mo eh. Oo. Kunyari, nirereklamo mo yung barangay. Wala, kaya wala silang gagawin. Oo. Kundi irepair. Kaya walang nangyayari. Wala akong nangyayari dyan sa akwan. 911-888, tumawag ka sa pulis. Parang hindi alam ang gagawin ano sa problema. Oo, hindi gawa. Ayun nga, kuminsan mukhang kagigising pa, sumagot sa telepono, parang tinatamad sila sumagot. Kaya dito kawawa ang bayan natin. Ginagawa na daw ha, ginagawa daw ni Presidente ng solusyon ng mga problema, may 888, may 911. Pero, yung ginawa naman niyang solusyon, hindi naman talaga umaaksyon. Hindi, ang problema, itong mga tao na pinagtitiwalaan niya na iba ang ginagawa. Oo nga. Diba? Kagaya-gaya, yung pinakapunto ko, no, itong New York Street, bago masira lahat, makita na, ngayon pa man, punahin po ninyo mga kababayan, dumahan po kayo dyan sa New York Street, makikita nyo yung parte na hindi pa sira, yung hindi pa nila giniba-giba, hindi kailangan gibayin. New York at saka ano, malapit sa Erod? Dito sa side ng kwan, ng Nepaki Ubert side. Dalawa kasi yan, yung isa malapit doon sa may Immaculate Conception Church, doon sa Erodriguez, ano? Sa Erodriguez Street. Ito, ang sinasabi ko, Erodriguez, itong barangay. Mm-hmm. Parang gayon. Dito sa may Stella Maris na side, di ba, may New York yan, parallel to Ermin Garcia. Mm-hmm. Di ba? Kita mo, mga kali dyan, Cambridge, Imperial, West Point, St. Mary, Annapolis, Montreal. Ayan, kaya kakabahan na yan. Purdue, Oxford. Makikita mo dyan, maganda pa yung kalye, winawarat na. Ngayon, ilang milyong piso po. Sino ang kumikita dyan? Kaya nananawagan po tayo sa Office of the Mayor. Ano? Mahirap na ibintang sa inyo yan kung wala kayong kinalaman. Hindi, pero, tsaka city roads yan. Eh, kaya ano yan? Local government yan, di ba? Sigurado. Ibig ko sabihin eh, alam ni Mayor to dahil napakalaking kalye. Isang pagwawaldas to ng pera ng bayan. Yan lang muna ang aking mababahagi. Percy, maraming salamat. Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat. Ha. Yun po yung kaibigan natin. Matagal na rin natin kasamaan sa hanap buhay. Dati po siya sa government station. Ano? Radio and television. Panahon pa ni Marcos. Eh bueno, mga kaibigan, tuloy natin 'tong mga pagbabasa rito. Batiin natin si Hector Ponasier nanonood, Alex Espinosa, Rainier Guzman. Sabi niya Sunny Belmonte na ambassador ng Japan. Hindi ho. Kamukha nung ano 'yun, yung pwesto ni Tulpo 'yun na ambassador. Ano tawag nila ron? Special envoy. Hindi ho siya yung chief of mission. Ha? Yung regular ambassador na kung tawagin yung chief of mission. Ito sa kanila, ano lang yan? Yung parang dekorasyon lang yan. Pero, meron siyang mga... Yun yung ganong pwesto yung inihingi ni Bonjing. Lakas din ang loob niyan, ano? Si Bonjing. Si Mirna Guillermo ng Florida. Binabati natin siyempre si
Roxanne Rankin ng Florida. Binabati rin po natin. Si Rodriguez Ramil Richel. Si Arnie Randolph Antonio. Tuned in from Canada. Nanonood sila sa Canada. Ha? Salamat. Ha? Si Ledge Chulbo ng Sagsamba, si Ledge Chulbo. Sa Rizal ito eh, di ba? Si Joselito Camacho, nanonood from Pleasanton, California. Carlos M. Cuevas, nanonood din po. Francis Rodriguez. Ba't ang daming birthday ni Francis? Kabe birthday lang, nakita ko. Birthday na naman kahapon. Si Carolina Luge ng Italy. Oh. Si Tito and Gloria Cabango ng Chicago, Illinois. Ang katropa natin si Rosita DC ay nanonood. Si katropang Jundi Valencia nanonood sa atin. At si Elmer Ecleo, nabanggit na natin kanina. Willie C. Yan. Si, aba, ang kaibigan natin, James Taylor of the Philippines, si Marlon Cedinho, nasa Germany, nanonood. Si Roldan Flores ng Seoul, Korea, oh, sa South Korea, nanonood siya. Oscar De Jesus, na ating original na katropa sa California. Si Ren Heroni. Oh, si Richard Ramos ng Canada. Sa aeroplano pa lang pagbaba ni Soriano, huhulihin na 'yan. Si Rudy Santos ng Bandang Horoscope, nasa California po, binabati natin. Mel Rowaliso ng Stockton, California. Henry De Leon Esposo, si Jorge Beichong, nakatropa natin sa Tokyo, Japan. Si Carol Torres Brihinyo, nakatropa natin. Oscar Samson Jr. ng United Kingdom. Albert Cole Fernando Basco from Doha, Qatar, nanonood po. Matt Bautista, nanonood from Dasmariñas, Cavite. At si Ramil Arbolado na may birthday po ngayon. Dahil birthday ni Ramil, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko. Ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Oh! At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Oh! Edgardo Lim ng New York, nanonood po. Boyet Potenciano, sabi niya, Lenny De Jesus, anak ni Ombudsman Vasquez. Tama ka. Kababayan pala nila ni idol natin Jimmy Morato. Napapakinggan niyo tuwing hapon dito sa ating impilan. By the way, ha, sa Lunes po, mapapakinggan na rin ta ang Lapid Fire sa umaga. Alas 9 hanggang alas 10. Eh, pero tuloy po yung gabi natin, ano ho, ha? 9 to 10 tayo sa umaga. Yun ang ating morning edition at tuloy ang ating evening edition. At saka yung Conrado Vasquez na tatay ni Lenny De Jesus, yun ang ombudsman eh, nung maisampay yung kaso na ipinail ko labang kay Miriam sa Sandigan Bayan. Si Joel Cruz, ha? Ng San Diego, California.
si Tin Salili Machon ng Salt Lake City, Utah, USA. RJ Rivera, si Abel Cain ng Tondo, Manila. Diyan po sa Hermosa, ha, nanonood sa atin, nakikinig. Noel Campos ng Pittsburgh, California. Si Orly Hernandez, Liansu Huwarang. Oh, si Maria Dolores Santos, si Gilbert Silvestre, Cheryl Belen, Julie Combate Manaol ng ano ito? Tolson, Arizona. Parang Kardashian na ano raw ito? Sisters ba yun? Dun sa Amerika. Si Jesse James. Itong mga bareto, tinutukoy niya. Nanonood si Jesse James. Si Buenas Diaz, Joel Diaz. Si Kamay Tabasillo ng Geneva, Switzerland. Joe Delemos ng Nevada. Si Mark Irene Carl. Brenda Espeleta. Si Arnaldo de la Paz. Chodora Alcairo. Louis Andrew P. Alcazar. Si Leo Villena. At sorry pa, si Rosemary Victoria natin. Taga New York ito, ha. Alam mo ba yung binabalita sa atin na napakinggan mo, Rosemary? Oh, balita mo, taga riyan ka eh. Si wala na tayong oras. Sald Cruz, watching from Anaheim, California. Taga Disneyland siya, no? Nasa Anaheim yata yung Disneyland. Sa bayan ko ay isa ang dami, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Bayan ko'y punong-punong ng yaman. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Nagpapasalamat tayo sa lahat po ng sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa lahat ng nanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa kanilang mga gumagamit ng TV Plus at ng digital boxes, sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming, sa pangalan ng ating idol, ang Macho Guapito, ang ating technical director na si Ariel, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bonjing! Tarat! Tado!